Marami na yung subscribers, huwag nyo na i-subscribe yan. Patungan ko. Magkano po dyan, sir? So lahat ng binayaran niya, yung bearing at saka yung ano, brake shoe, 380. So nakasira ulit yung motor ng kasama namin. Okay, so along the way going to Marine Base, madaming madadaanan kayo ng mga oh, what's up guys? So time check, it's 6 a.m. So, it's the first time na babalik ako ng KBM Tunnel ever since nung na-disgrasya ako. So, to be exact, 43 days ang lumipas, no? So, nag-iya kasi yung tropa ko, mga tropa. So, tatlo kami ngayon magra-rides. Babalikan ko lang yung lugar kung saan ako na-disgrasya. Papakita ko sa inyo kung papaano, saan exactly. Actually, parang every time na maiisip ko uli yung mga time na disgrasya ako, parang bumabalik yung kaba. So, excited na din ako na balikan yung lugar, no, KBM Tunnel. At enjoy lang natin. Alright. So, kararating lang namin dito sa checkpoint. Dito na si Sir. Kanina-kanina ka ba? Si Jeffrey kasi ka igising lang ng loko ngayon. Sabi niya hindi na kasi ako nagre-reply. Eh, matik naman na yung pag-usapan na 6-6. Oh, kahit muna tayo. Habang inaantay natin si Jeffrey, kahit muna tayo. We are here exactly at SM, Trece Martires. Hanap kami ng shop. Yan, meron kaming shop na nahanapan kasi yung isa sa kasama namin, nasunog yung clutch lining niya. Ayan, stop over. Hindi pa kami nangangalahati ng travel namin. So, stop muna kami. Tignan natin yung ginagawa sa kanya. Ano yung puti yung mugs niya. Pero ngayon, naging kulay dilaw na. So, wala ta talagang nasunod. Tsaka iba yung amoy. Tsaka mahirap yung ikot ng gulong. So, mamaya, makita natin. Tsaka tigas, hindi na ako makapreno. Gano'ng nakatagal tong motor mo? So, 10 years na rin kasi itong motor na to. Tagal-tagal na rin. Siguro mga... Simula, ano... Ako lang. Mga 10 minutes sa takbuhan ba yun? 10-15? Lahat makita rin sa kapila eh, sa gilid. Baka natunog rin yung nag-sizing. Ako po. Okay. Paano yan, boss? Bubuksan din? Mga magkano yun? Kung halimbawa nasunog din yung ano? Ha? Ako lang natin kung nasunog. Ano ano yun? Pangarapin. Mahal ng clutch lining eh. Baka yung hindi tayo yan. Content yan eh. So titignan din doon sa kabila kasi baka nasunog din daw. Ayun na ano din yung lining. O sana hindi na ano yung lining. Sana yung ano lang, brake shoe. Yung brake shoe lang kasi kahit papano mura lang yan. So mas malaki yung damage kapag yung lining ay na-damage din. Iwan yan. Baka rin lang ako sa'yo. Luwag pa sa video. Ha? Ang luwag pa daw ng tornilyo. Ayan, yeah, tornilyo mo, maluwag. Eh, make sure lang kapag nagpapaayos kayo ng motor, yan, sa maayos na mekaniko, kaya ano. Saan ka ba nagpapaayos? Hindi. Hindi ka lalo bumangay. Mukhang ano, mukhang lumalaki yung dami. Uy! Ang unang salarin daw ay brake shoe, tapos titingnan pa kung ano. Kung nasira yung lining. Tapos titingnan pa ni Kuya kung ano, sirado yung clutch lining. Kasi hindi pa lang kusan yung mismo amoy sunog. Baho talaga eh. Ang baho mo talaga eh. So sabi ni Bossing, kaya daw pala nasunog kasi maluwag yung tornilyo dito. So habang tumatakbo, nakalog siya, kaya tumatama yung gilid, kaya uminit.
May nasunog. Ito yung brake shoe niya. Mainit. Mainit pa siya. Ano? Ay! Oo nga, oh. Kasi yung gilid niya, oh. Kumaskas talaga. Mainit. Sobrang init. Ah, pasok. Mainit. Mainit. Ayan. So, just make sure kapag pinatanggal ito kasi parang pinayos yung mags niya. Tapos yung pagkabit siguro, hindi maayos yung pagkakahigpit dito. Yeah, make sure nyo lang. Yeah, ito eh. Oh, ngayon lang ako makakita na ito eh. Mainit nga? Ah, hindi kaya. Ba? Mainit, di ba? Mainit. Trip ni Jepoy. Yun yung kanyang channel. Marami na. Subscribe. Pero marami ng subscriber yan. Nasa 400,000 na. 400,000. 350 lang. Ah, 350. 350 lang talaga, literal. Sana all. Hindi, totoo. 350,000 subscribers in YouTube. 350 lang. Tanga. Ang bulet, oh. Ilan? 62. Hindi na ako magsasalita sa vlog ko kasi may nagsasalita na dito. Wala na, no. Pangit ang kulay na. Hindi, okay lang yan. Gawin mong tinula. So, ito yung brake shoe na kinabit. Sabi ko ng gold yan, no. Sa Japan standard. So, I think medyo maganda naman yung quality nito. Paano mo nalaman? Japan, eh. Japan number one. Medyo blur nga lang, blur. Kailangan na ka blur to. Blur. Pag China. Japan number one. For sky drive to, pero I think kasha din. Ano ba itong motor mo? Hayate. Hayate? Hayate! Hayate! Ayan. Suzuki. Pinakabit na. Yung mga umakyat ng kaibiyang, pagka may mga birya kayo, no, dito lang, Gentry, SM. SM Gentry, sa tapat lang. Ang pangalan ng shop nyo, sir? Ha? Motor shop. Tolitz. O, oh, Tolitz Motor Shop. Hindi ko alam siya si Tolitz. Bossing. Ano? Mabili nga muna sticker. Wala eh. 10 years. Ayun, ano. Magkano? Mapalit bearing na kasi yung bearing niya, oh. Magkenta na. Bumulo na, okay. Ayos yung bearing niya, oh. Ito, eh, oh. Ito, eh, niya, oh. Isahin ka po. Isahin ka po. Ano niya, para siguro 10 taon na tong bearing na to. Ulan niya, tsura, eh. Nakalas ang putik. Nakalas. So isa pa sa mga na-check, yung kanyang brake. Kapag kinakabig yung brake, hindi na siya nabalik yung spring. Kaya ang nangyari, parang naka-brake pa rin siya. Oo na, kinulang lang ng lubricant. Ano yun? Kaya ganun yung nangyari. Parang kumakapit pa rin. So lahat ng binayaran niya, yung bearing at saka yung ano, brake shoe, 380. Kasama na yung labor doon? Oo. Kinawa na 400. Ha? Ay, nagbigay ng tip? Oo, syempre. Mga ganyan na ito. A few moments later. Oh, what's up guys? Pagkatapos lang namin magpaayos ng motor ng kasama namin, nandito na kami ngayon sa bungad ng KBM Tunnel. So, binalikan ko lang yung lupain ko dito. It's the first time after na na-discrush ako. 43 days to be exact. Dito ako na-discrush so sa pababang to. Kung mapapansin nyo, ang natatadaan ko yung bus na yan. Lampas ng konti. So, dun banda ako na-discrush pababa. I was running 80 to 100 kph. Medyo mabilis yung takbo ko. Mag-ingat lang kayo dito sa part na to kasi maraming buhangin. So let me show you. Ayan. So mag-ingat lang kayo dito kasi sobrang dami talaga ng buhangin. Ganun din sa kabila kasi nung time na nagra-ride sa kuno na disgrasya ako, ginagawa tong kalsada. Up to this moment naman, ginagawa pa rin. Yan. Nilalagyan kasi nila ng imbornal. So this is the main reason kung paano ako na-disgrasya. Well, kapabayaan na rin. Buti na nga lang naka-complete gear ako. So ito pa rin yung gloves na gamit ko.
Makita nyo, yan o, butas-butas. Sinusugat ko dyan. Magaling na yung sugat. So, binalikan ko lang. Alright. So, basta ingat lang kayo dito sa part na to. Ingat lang kayo sa part na to. Diretso na kami. Diretso na kami doon. Alright, let's go. Let's go na. Okay, so along the way, going to Marine Base, madaming madadaanan kayo ng mga unggoy dito. So, mga wild. O, nakakalat lang sila sa kalsada. So, ingat-ingat lang din kayo kasi baka mamaya masagasaan nyo sila. Ayan. So, may mga riders na nanauna doon. Huwag lang kayong magdadala ng pagkain kasi nangaagaw yung mga unggoy. Okay? Baboy! Ayan. So, diretso tayo doon sa dulo ng Marine Base. Kung saan makikita natin yung overlooking na dagat ng Batangas. Alright, so yung dulo ng Marine Base, eto na siya. So yan, dead end na yan. Yung mga unggoy na nadaanan natin doon, madalas actually dito sila tumatambay. So ngayon, wala sila dito ngayon. Pero mamaya, mga hapon yan, mga alas 3, ganyan, alauna, alas 2, alas 3, andito yan sila, mga nakatambay. So maganda dito pumesto kasi, nakita nyo, overlooking yung dagat. Super relaxing. Lang kasi yung mga pumupunta dito may dala silang mga basura. Ayan. Ay, bawal na po dito, sir. Ayan, so medyo doon lang daw pala banda. Oo. Sorry po. So, bawal mag-parking dito sa park na to. Hanggang doon lang. One of the good spot kung gusto mo ng magandang picture. Ayan o, yung sample ng picture ko. Beach. Yun o, so Patungan Cove. Magkano po dyan, sir? Sir, depende sa dami nyo, sir. Depende sa dami. Halimbawa, kung mga 20 kayo, 200% kasama ang entrance, kasama ng gratis. Wala kayo babayaran. Pwede na rin mag-overnight dyan. Ang overnight, sir, iba presyo overnight. Iba ang presyo. So yung 200 na yon, ano lang yon? Day tour lang. Kasama na yung bangka. Kasama na doon. Tapos yung mga motor, meron naman mapag-iwanan na maayos. 20. Pagkapon. 20 pesos. Safe naman yun. Kasi ano eh, isang kumpaw yung looban yun ng bahay. Oo. Yung mismong may-ari ng bahay, looban, silang nagbabantay. Oo, kaya safe. Ito sir, yan kayo ng kasi. Yan. Kapwarto yan. Oo, ano, maganda. At saka ang buwangin sir dyan, pino. Oo. Walang pato. Saka panay dyan lalim. Kaya hindi nakakatakot na maliit mga bata. Okay, ready? Tagal naman na. Ano na, tito?
And so we're done playing here at KBM Tunnel. Trip ni Jeppo yung channel niya. Marami na yung subscribers, huwag nyo nang i-subscribe yan. Sa akin naman, tawag mo sa'yo. Ano tawag mo sa'yo? Ano tawag mo sa mga bisdak? Mga bisdak? Oo, mga bisayag daw. Oh, parang ano lang yung bisdak ha? Parang isda! Mga bisdak. Trip ni Jeppo kay... What's up mga tut? What's up mga bisdak? Oh, ingat guys!